guys, it's me Maine and back again another video. So for today's vlog is gagawin na naman tayo ng panibagong video. And so yun guys, nakita niyo naman sa title ko. So yan, nagkaroon ako ng GERD or acid reflux and anxiety. Ayan, so paano nga ba ako nagkaroon yan? 2018, meron na akong acid reflux. Meron na akong acidic na ako noon kasi medyo pag nakakain ako ng maasim is nahirapan ako. Medyo konti lang yung hirap ko sa paghinga. Parang normal lang, parang ganun. Pero humihinga lang ako ng malalim. Tapos nung March, ngayong March 31, 2020. So yun, ngayon lang siya lumala. And nung alas 3 a.m. ng March 31 is yun, habang nag-cellphone ako. Siguro kumain kasi ako noon nung Dalgona Coffee. Trending yun noon nung March. So siguro dahil sa Dalgona Coffee, kaya ako nagkaroon ng acid reflux nang lumala. Di nung March 31 habang nag-cellphone ako, ayun, bigla akong nahirapan huminga and sobrang natakot ako. Di ano yung alauna ata ng madaling araw na hindi pa ako natulog kasi nanonood pa ako ng K-drama ata. So yun, March 31, sobra akong nahirapan huminga. Sobrang lumala yung acid reflux ko. Hindi ko alam kung ano pang sakit ko nun kasi hindi ko pa alam kung acid ba yun dahil ba sa acid yung paghirap sa paghinga. So yun, dinala agad ako sa ospital. Alam, stress. Sana hindi sana kayo pumunta ng ospital kasi nga mahirap sa ospital and mahirap na, di ba? So yun, pero dinala pa rin ako, nagpadala pa rin ako sa ospital kasi nga sobra ako nahirapan huminga. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Tapos nung pagdating ko sa ospital, ni ECG ako, tapos ni oxygen, tapos normal naman daw. And hindi ako inaano nung ano kasi normal naman daw. Masyado lang daw akong nag-iisip, ganun. So yun, di after nun, umuwi na kami and wala nangyari sa ospital. Tapos kinabukaan, after 3 days, ganun na naman yung nangyari sa akin. Dinala ulit ako sa ospital. So bakit? Dalawang beses akong dinala sa ospital na ganun ang naging nangyari sa akin. So yun, simula nun, sobrang, alam mo yun, nanghina ako. Tapos, actually, mataba-taba pa ako ng konti na. Tapos, parang isang linggo lang yung nangyari sa akin yun. Biglang akong pumayat, bumagsak yung katawan ko. And sobra kasi kakaisip ko, yung pala kakaisip mo lang ng sakit mo. And yun nga, tinatawag na anxiety attack. Yung anxiety na kakaisip mo kung ano ba yung sakit mo, ganyan-ganyan. Tapos nervous pa, sinama pa yung nervous. So sobrang makakapagtaka lang kasi grabe yung nararamdaman ko talo. Piling ko mawawala ako. Nagpa-check din ulit kami sa doktor. Inano yung sikmura ko kung masakit. Sabi, oo daw. So ibig sabihin, yung sakit ko daw na yun is acid reflux. GERD, ganyan. So yun, kaya pala ganun kalala yung naramdaman ko nun kasi nga kumain ako ng mga bawal sa acidic. So simula nung nalaman kong GERD lang pala, medyo kumalma yung pakaramdam ko kasi iniisip ko din kasi na akala ko may malala na ako sakit, ganun. Hindi naman pala, yung pala acid reflux lang. Nung nalaman ko, nagkalma ako and medyo nag-okay-okay ako. Tapos basta ang dami kong ininom na gamot, yung mga binigay ng doktor, ininom ko, pero wala naman nangyari, ganun pa rin. So, ang ginawa ko, yun, buti na lang nakahanap ako ng chat room, group page ng may mga GERD or acid reflux, yung anxiety attack. So, yun, medyo umayos ako and nawala yung pag-iisip ko ng mga ano. Yung pala, nung dating nag-iisip ako, sobrang akong nahihirapan huminga. Pero nung na-realize ko na ano lang pala yung sakit ko. So yun, guminhawa yung pakaramdam ko. Umayos, ayos yung pakaramdam ko. Hindi tulad nung dati na padala sa ospital na natakot ako. Yun. So yun, ganun yung nangyari. And salamat na lang kasi merong mga page na pinasukan ko and medyo nawala-wala yung takot ko, yung kaba ko. Kasi, syempre, diba, alam ko na marami din palang may gantong sakit and hindi lang pala ako yung nag-iisang merong ganito. So yun, medyo umayos ako and naging relax yung katawan ko. Actually, namayat din ako ngayon. And namayat ako kasi ang daming bawal na hindi mo dapat kainin. Guys, kaya namayat ako kasi sabi nga ng doktor, ang daming bawal sa akin kakainin. Yung mga maasim, maalat, matatamis,
mga basta lahat ng malasa bawal. So dapat kakainin ko lang is yung matabang lang, tapos put more on gulay, tapos isda lang. Bawal yung mga red meat, mga. So yun kaya namaya tinawag kasi ang dami kong nag-adjust ako sa pagkain. And actually dati hindi ako makain masyado ng gulay kasi iwan ko basta hindi ako makain ng gulay. Kinakain ko lang ng gulay is kalabasa. Tapos nung nagkaganito ako yun, lahat na ng gulay kinain ko and kaya naman palang kainin yung mga gulay na ayaw dati. Eh, kung hindi pa tayo nagkasakit, hindi kakain ng gulay. So yun, puro more on gulay na ang kinakain ko ngayon, tapos isda. And yun, tapos kailangan matabang lang kasi kapag ka nakakain ako ng bawal, umaatake yung GERD ko, sumasakit yung sikmura ko, tapos nagka-heartburn, tapos nahirapan ako huminga. So yun. So kailangan gagawin ko lang, kailangan ulam ko lang lagi isda, gulay, yun. Ganun lang, yung mga healthy foods, tas prutas, ayan. Yun lang yung dapat kainin, bawal lahat ng maasi, mga citrus. As yun guys, experience ko lang dito sa GERD na to is, yung feeling na ayokong mag-isa, ayokong lalabas na mag-isa, ayokong may iwan mag-isa sa bahay. Kasi, natatakot ako kasi, syempre, lalo na pag lumalabas ka. And, tapos, yung iniisip mo na, kunwari, di ba, lumabas ka, tapos traffic, iniisip mo, what if, anuhin ka, yung atakihin ka ng hirap sa paghinga, ganun ko yung iniisip ko. Tapos sa bahay naman, ayoko din ng walang kasama kasi natatakot ako kasi, what if, hindi na naman ako makahinga, and hirap na hirap ako huminga, wala akong kasama sa bahay, walang magano sa akin. So yun, simula nung nagkaroon ako ng GC, ng mga group chat namin sa Messenger, medyo nawala yung ano ko, takot ko, yung kaba, na kahit mag-isa ka lang, okay lang. Kasi, yung sakit mo naman is, yung ang kalaban kasi natin dito sa may mga GERD is yung isip natin. Kasi, iniisip natin kung ano yung, baka tayo ganyan-ganyan, tapos ganyan. Tapos, tsaka sa mga GERD, tapos yung katulad ko, bawal din yung mga bad news. Yung mga, basta bawal lahat ng bad news kasi, once na nakakaramdam ka ng lungkot, nang nakakaramdam ka ng galit, parang umaangat yung acid mo sa ano mo, sa taas, tapos nalalamunan, kaya medyo nahirapan ko. Yun, simula nung nalaman na-realize ko na bawal magalit and bawal manood ng mga news. Hindi na ako nagnanood ng news, ng mga TV, ng mga, hindi na ako nag-scroll up sa Facebook kasi karamihan ko sa Facebook is more on mga bad news, ganyan-ganyan ang nakikita ko. So, yun. And, isa ding bagay ito sa akin na nangyari. Kasi dati, lagi akong nagagalit. Ganyan, lagi akong nagagalit. Pero ngayon, iba na. Bawal akong magalit. Kasi pag ako nagagalit, ako din yung nahihirapan. Nahihirapan ako huminga. So, yun, ginawa ko. Kailangan mo lang i-relax yung katawan mo. And, bawal ang mga negative-negative na isip. Tapos, kailangan be positive ka lang everyday. Tapos, ano ko lang, daily routine kong ginagawa. Ano yung, every morning, pagkagising ko, nag-hot water agad ako. Isa din yung nakakapagpapayat, guys, yung hot water. Kaya siguro, lalang pumayat. And, ito yung itsura ko dati. O, yan. So, ganyan, itsura ko dati. Tumaba ako nun. Tapos nun, namayat ako. And, nung simula nung March 2020, more on hot water talaga lagi yung inom ko. Tapos hindi na rin ako umiinom ng mga malalamig. Lahat ng malalamig bawal. So, kailangan taste lang. So, yun. Ang iniinom ko lang hot water. Kaya siguro namayat din ako. Pero, umayos-ayos naman yung pakaramdam ko nung namayat ako. Kasi medyo gumaan-gaan yung pakaramdam ko. Kasi bawal siguro sa akin yung mataba. Kasi, syempre kapag ka mataba, sobrang hirap mong, alam, basta mahirap siguro. Pero buti ngayon is namayat ako ng konti and totally malaki talaga yung pinayat ko dahil sa GERD na to. Kasi ang hot water is nakakapayat. And dati kasi tubig na malamig lagi iniinom ko. Nakakataba kasi ang tubig na malamig. So yun, mula na nag hot water ako, namayat ako. And, so yun guys, ang daily routine kong ginagawa everyday is nag-ano ako. Pagising ko, 30 minutes before meal, kumakain ako ng, umiinom ako ng hot water. Tapos, after nun, nag-exercise ako. Kailangan mo mag-exercise, guys. Lalo na kapag ka may GERD ka. Kasi, alam ko, maraming may GERD. Kasi, kasali ako sa mga page, sa mga chatroom, yan.
Maraming may gantong nararamdaman. Lalo na guys, yung mga nag-uumpis, yung umpisa pa lang na mararamdaman mo, hindi, sobrang hirap. Sana malagpasan niyo yung sa unang araw, sobrang hirap guys. Akala mo yung aatakin ka na. So yun, buti na lang is may mga page na ganyan, mga group chat na may mga karamay ka na ganun yung nararamdaman nila, yung maiintindihan nila yung nararamdaman mo. So kasi ganun din sila, relate sila. So yun, ginagawa ko lang exercise, hot water, tapos ang kinakain ko lang na laging ulam is gulay, 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 isda, ganyan. So yun, salitan lang yung gulay, isda, gulay. Kasi kapag kumain ako ng, minsan manok, kasi pwede yung manok, pero yung mga red meat, yung mga baboy, bawal. So yun, bawal yung mga red meat. So more on gulay lang talaga, gulay sa umaga. Ay, minsan ako, ginagawa ko, itlog sa umaga, yung puti lang, bawal yung dilaw. Tapos sa tanghali, gulay. O, yan, hanggang maghapon na yung gulay. Ganun. Ganun lang yung daily routine ko sa pagkain. Kaya medyo... Tapos ang kinakain ko ngayon, mga healthy foods na. Kasi syempre, kailangan natin. And yun, hindi na ako makain ng mga burger, mga ganyan, mga fast food, hindi na. So, kailangan ko kasi syempre, ako rin naman ang mahihirapan. So, sa may mga, ano dito, may mga acid reflux. So, kailangan disiplina lang sa pagkain para ikay gumaling. Yun dati din, guys, ano... Mabilis akong mapagod. Ano mo yung kahit wala akong ginagawa, nakaupo lang ako. Parang hinihingal ako, tapos nakapagod. So, bawal akong magsalita ng matagal dati, ganyan. Kaya, pansin nyo, hindi ako nakakapag-vlog ng... nawala yung araw-araw akong vlog. Kasi dati, nagbablog ako everyday. Kasi dati, guys, konting, ano ko lang, konting kilos ko lang. Sobrang pagod na ako. Kahit wala akong ginagawa, hindi ko alam... So, gano'n, sintomas pa ng GERD yung gano'n. Ito na lang may mga page, mga group chat na ganyan. So, ngayon medyo okay ako kahit nag-exercise ako sa umaga, matagal na ako mapagod. Hindi tulad dati na sobrang bilis ko mapagod. Kahit nakaupo lang ako, alam yung hingal ka na. So, yun, gano'n. Buti na lang nalampasan ko yun. And, yun, alam ko marami ding may ganito. And, si Zainab nagkaroon din ng ganito. Napanood ko yung vlog niya and relate talaga ako sa nangyari sa kanya kasi... Sinabi niya doon na araw-araw siyang hinihika. So, ganun din ako guys nung una. Pero ngayon is, medyo ayos-ayos ako ngayon. Kasi may mga page na ganyan. And wala yung pag-iisip ko na mga something na kung ano yung sakit ko, ganyan. More on positive lang talaga yung kailangan mong isipin. And wag kang mag-iisip na kung ano-ano. And yun. So, tama pala yung sinabi ng doktor dati na masyado lang ako yung feeling ng pagpunta ko ng hospital. Iyak ako ng iyak kasi... Kasi hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, ganyan. And yung pala sabi, relax lang daw ako yun. Tama naman na kailangan mo lang mag-relax and huwag kang mag-isip-isip lang kung ano-ano. Tapos ang pinakabawal sa akin is magpuyat. So dati, umaga ako nagtulog kasi yun ang ano namin, sa business namin. So umaga ako nagtulog dati. Pero ngayon, bawal na ako magpuyat kasi pag nagpupuyat ako, nararamdaman ko yung... acid ko na umaakyat pagkapuyat ka and sobrang hirap. So ngayon ginagawa ko, natutulog ako na ng maaga. Alas 8, alas 9, minsan tulog na ako ng ganyan. Kasi kailangan mong matulog ng maaga, bawal mapuyat sa may mga GERD. And pagising, nagigising ako mga alas 7, ganyan, alas 6. Tapos nag-exercise na ako ng ganyan araw. Tapos nagpapainit ako every morning alas 7 to hanggang alas 8. Kailangan mong magpainit kasi vitamin D din naman yun. And kailangan din natin yun. Lalo na sa panahon ngayon. Bawal lumabas and lagi lang tayo nasa loob ng bahay. So, hindi na tayo naiinitan. So, yun ang ginagawa ko. Nagpapainit ako every morning pagkagising. And yun. So, yun lang ang ginagawa ko. And kailangan talaga sa inyo. Alam ko maraming may GERD dito or acid reflux. Kailangan talaga natin ng disiplina sa pagkain. Kailangan natin maging kailangan healthy yung ating mga kinakain kasi yun ang kailangan natin kasi hindi tayo gagaling kapag kumakain tayo ng mga bawal and alam niyo naman kung ano yung mga bawal sa inyo, diba? So yun guys, ang dahilan ng lahat ng kung bakit madala lang na ako mag-vlog and pero ngayon medyo na ako mag-vlog kasi iba-iba na ako ngayon and yun lang ang dahilan kung bakit namayat din ako ganun. So yun, I hope na nakarelate kayo and may natutunan kayo yung mga may sakit na din na GERD.
tips ko lang yun, yung mga sinabi ko and experience ko galing sa akin. Na dapat ganun lang, discipline na lang sa pagkain. Kung ano yung inano sa'yo ng doctor mo, sundin mo kung ano yung dapat mong kainin. So yun lang guys, and comment na kayo sa baba kung nakarelate kayo sa kung sa may mga merong GERD. And comment na kayo sa baba, and yun. And syempre, and thank you din sa pagnunood. And syempre kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel is huwag mo na kalimutang mag-subscribe and click notification bell para updated ka sa aking mga video. So yun lang guys, hanggang dito na lang ang video ko ngayon. And I hope na may natutunan kayo and may nakuha kayong tip para sa may mga sakit ng GERD. Ayan. So yun lang guys. Thank you guys for watching. Bye!